So welcome back for another video. Sa video na ito guys, i-share ko po sa inyo yung update ko sa aking G-loan. So hindi naman lingid sa inyo na lagi po akong nag-share ng G-loan journey ko dito sa aking personal account mismo ha. Sa aking GCash account, sa aking G-loan dito. Subaybayan niyo kung paano ako nagsimula dito hanggang sa na-offeran tayo ng mataas, which is ang pinakamataas na offer sa akin is 25,000 pesos. So na-share ko sa inyo last month ata yon about G-loan, usapang G-loan update. Date, ganyan. Then, na-share ko nga po doon na magla-last payment na ako this katapusan nga. So, some of you, tinandaan talaga yung last payment ko. Kung ano nga bang mangyayari, ano nga bang magiging offer ko na bago kapag nag-last payment ako dito sa G-loan. Kasi nga, for your information, sa mga hindi po nakakalam, is nag-avail po ako ng G-loan ko, 25,000 for 1 year, for 12 months to pay. Ngayon, last payment ko na nga po. Siyempre, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo what could possibly happen after paying my last payment. Kasi sa last payment ko before is talagang increase. Ngayon, nilantay natin yung 12 months to pay and this time na nga is my last payment nga sa G-loan. And of course, sasagutin ko na yung mga laging nagtatanong po sa akin dito kung kumusta na nga daw yung aking G-loan. Isa lang to sa mga nag-comment dito na latest. Actually, madami kayo. Pero ito lang yung latest na nag-comment sa akin. And of course, masasagot ko na kayo sa mga nagtatanong. Punta tayo sa aking GCash account. So, open lang natin tong borrow. Ayan, tapos click natin to si G-Loan. Kita niyo po dito na mag-June na po ako sa June 1. But ako kasi advance ako ng 5 days magbayad, ganyan. And kita niyo dito, dito sa payment schedule ko, 11 out of 12 na. So click natin tong payment schedule ko. As you can see, ayan, paid ko na yung 11 months. Then ito na yung last month ko nga to pay, which is June 1. And ayan, ito yung breakdown ng last payment ko. Anyways, dahil babayaran ko siya ngayon, bibayaran ko na yung last payment, click natin tong pay for G-loan. So dahil wala na po tayong choice, is i-click natin tong pay in full. Kasi last payment ko nga, kuna nga naman ito. Click lang po natin tong remaining G-loan balance ko, pay in full, 273087. Click lang natin tong pay 273.87 para mag-proceed na tayo sa next step. Ayan. So, ito na yung pinaka-resibo niya. This time naman po, i-check natin agad po after paying this G-loan. I-check po natin kung may increase tayo. Alam niyo ba dati, kapag nagbabayad ako ng G-loan ko, nag-aantay pa ako ng after 2 days para makita ko kung may bago akong offer. Sa iba nga, 3 to 7 days yung inaantay nila para makita nila na may offer sila. Pero kasi ngayon, si G-loan talaga currently ngayon is kapag nagbayad ka ng last payment mo, is makikita mo rin agad kung may increase ka agad. So, ibig sabihin po, system generated po ito si G-loan. Nakaabang na talaga yung offer nila sa'yo. So, tingnan natin ha, may offer tayo dito sa G-loan. So, open ko lang po ulit yung aking GCash app, GCash account. Then, click ulit natin to si Borrow. Then, click natin si G-loan. And then, ayan, welcome to G-loan ulit. Parang bago ulit ako eh. So, next tayo. Next lang natin tong mga to. Uy, grabe! Bakit ang baba ng offer nila sa akin? My goodness. Oh my goodness. 3,000 pesos. 3,000 pesos. So, legit po. Tama po yung iba sa inyo na nagbababa po talaga ng offer si G-loan. Oh my G, totoo ba to? Wait lang ha, totoo ba to? Tingnan natin mabuti kung totoo ba talaga. My goodness. So, balik lang natin ha, balik lang natin. Try ulit natin. Baka nagkamali lang talaga si G-Loan. Try ulit natin, refresh lang natin itong ano. Ayan, tingnan ulit natin. Baka nagkamali lang naman talaga si G-Loan. So, yan, next tayo. So, ayun po talaga. Wala po talaga tayong magagawa dito. Yun po talaga yung offer nila sa akin ngayon. Sobrang degrading po yung offer nila sa akin kasi from 25,000 pesos, naging 3,000 pesos. Ang G-score ko po ngayon anyways, so, nasa 600. Hindi ko lang kung nagbago na kasi nagbabago to eh. Basta nasa 600 line, magsa 700 na siya. And, yun. So, as you can see, very degrading talaga yung offer nila. Nag-downgrade talaga ng malala from 25,000 to 3,000 pesos. Anyways, this 3,000 pesos daw is payable in 6 months. 6 months to pay. Grabe ang interest, guys. 5.99% per month. Kasi kapag maliit talaga yung amount na in-offer nila is mataas po yung interest kasi short term lang po yung payment. Then, meron pa rin siyang processing fee as low as 3%
again. So hindi po 'yun nagbabago, 3% pa din. And sa 25,000 na loan amount ko kasi dati, ang interest po noon is 2.59% per month. Pero kasi 12 months to pay po 'yun. So ngayon kasi 6 months to pay lang and 3,000 lang 'yung offer, napakababa lang po. Ganito po 'yung interest nila sa akin. Anyways, ayan, ito yung loan details ko. Parang hindi ko na siya kailangan himay-himayin kasi ito na siya eh. Ito na talaga siya eh. Alam ko naman na yung interest, yung processing fee payable in 6 months, ganyan. So of course, kung gusto ko siyang i-loan, click lang natin tong get started. Kung bet na bet ko siyang i-loan, so click lang natin tong get started para rin makita nyo ha. So ito yung mga details. Ang installment plan niya is 6 months to pay. Talaga wala other choices hanggang 6 months lang. Sa 6 months ha, 3,000 lang ito. Tapos step 2, select your loan purpose. Then dito sa summary, yun nga yung loan amount, 3,000 pesos. Tapos may processing fee tayo na 3%. Sa 3,000 may 90 pesos na ibabawas. Kaya 2,910 na lang yung makukuha ko. Pero guys, hindi ko talaga siya kailangan kasi ang baba po eh. So siguro ang pinakagagawin ko po dito ngayon is mag-wait ako na tumaas yung offer ko dito sa G-Loan. Kasi time to time nagbabago po ito. Hindi porket ang offer nila sa akin ngayon is mababa like 3,000 lang sa ngayon. So weekly by weekly kasi nagre-refresh po yung G-Score. Nagre-refresh po yung offer nila sa atin. Tingnan po natin kung magkakaroon sila ng pagbabago kasi hindi naman po porket ganito yung offer is ganito na siya for life or forever. So hindi po ganun. Time to time nagbabago po siya. Depende po sa G-Score. Depende rin po yun sa evaluation sa atin ni G-Loan. So, meron po kasi silang mga promotion and mga limited offer minsan na ino-offer nila with a limited period lang din. Like, nag-o-offer sila ng ganitong amount. Kailangan natin i-grab by the end of this promotion period. So may mga ganyan po sila. Like sa akin, nangyari sa akin sa G-Gibbs na hindi ko pa natapos yung loan ko doon. May offer silang 100,000 pesos with a limited promo offer lang talaga, limited period lang talaga, so nag-grab ko yun. So ganyan naman this time is G-Loan is ganito rin yung offer niya. So at least nga nakita nyo na pwede talaga siyang bumagsak yung offer niya, like this ha, like this na nangyari sa akin from 25,000. Nagantay pa ako guys ng alam yun 12 months to pay just to have this offer na 3,000 pesos. But anyways, okay lang naman sa akin yun. So hindi ko kasi alam kung gano'n nakataas din yung standard ng G-Loan G-Score ngayon. Nung na-avail ko po yung 25,000, I think nasa 700 yung G-Score ko. Eh ngayon kasi bumaba eh, nasa 600 plus. So hindi ko alam kung nakaka-apekto yon. Kasi si G-Loan kasi is dependent sa G-Score natin. So possibly kapag tumaas po yung G-Score ko, isa taas din yung offer. So let's see sa susunod natin na offer, time to time, kapag may changes sa akin G-Loan or kung tumaas man siya as usual. I-share naman po ako ng update and info dito, time to time. And this time nga po, masyado po siyang mababa for me. Hindi ko naman po siya kailangan. And tingnan natin ha, and papakita ko sa inyo time to time naman yung mga ganap po dito sa G-Loan ko kung magbabago siya. Kasi weekly nga po nagre-refresh yung ating G-Score, nagbabago. So let us see kung may bagong offer sa atin. Share ko po sa inyo yan by the next time. Kaya po dapat nakasubscribe po kayo sa akin channel at i-click yung bell button para lahat po ng video ko is updated at notified kayo. So bago po kayo mali sa channel ko, kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!